Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat po muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Ipinanganak ako sa isang malayong probinsya sa isang pamilyang may apat na miyembro. Si tatay, si nanay, ako at si bunso na babae na mas bata sa akin ng isang taon. Ang aking ama ay isang magsasaka ng palay na pagmamay-ari ng iba ang lupang kanyang sinasakahan. Ang aking ina ay nagtatrabaho para magsalansa ng dahon ng nipa na ginagamit pang bubong sa isang malaking pabrika. Meron si tatay na naman ang bahay at lupa sa kanyang mamagulang at ito ang aming barong-barong. Kaya kahit na kami ay sala sa salapi, masaya akong lumaki dito na kasama ang aking pamilya. Meron kaming maliit na bakuran at dito kami madalas maglaro ng aking kapatid. Nagtatakbuhan at kung minsan nagpupunta sa bundok. Mapayapa ang aming buhay. Kontento, kahit wala kami minsan pambili ng lapis, ay ayos lang ito sa akin. At nung ako ay umedad ng 8 taong gulang, ang tanging paraiso namin, ang bahay at lupa ay nawala sa amin. Ang dahilan ay ang aking ama ay merong kinahihiligan. Ito ay ang pagsusugal at pag-inom ng alak. Palihim niyang isinangla ang bahay at lupa upang may maipusta ito. Nangyari iyon habang kami ay naghahanda ng hapunan nang biglang may dumating na 4 na lalaki at sumisigaw na kami ay umalis. Biglang pinagtatapon ang aming gamit sa labas ng bahay na kahit ang aking ina ay nagulat sa nangyari. Minamadali nila kami na umalis ng bahay kaya ang tanging nadala lang namin ay ang mga damit na nagkasya sa plastic. At ang aking ama, batid ang mangyayari ni hindi man lang kami inabisuhan at hindi na nagpakitang muli sa amin. Marahil nagtatago, baka meron pa siyang pinagtataguan dahil sa utang. Dahil walang magawa at walang pagpipilian, pansamantala muna kaming nagtungo sa bahay ng aming kamag-anak. Ngunit bago pa man kami tumuloy, sinabi sa amin na kailangan naming lumipat ng bahay sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapasalamat ako kay nanay dahil nakahanap siya ng aming malilipatan bago dumating ang 2 linggo, kung di baka sa lansangan kami matulog. Lumipat kami sa isang maliit na sementadong bahay. Hindi ako makapaniwala na kaya ni nanay na bayaran ang upa, pero ang sabi ni nanay na mabait ang may-ari at sa mababang presyo din ito binigay sa kanya. Nang maglaon ay nalaman ko ang mga may-ari ng bahay ay mag-asawa pero walang anak. Meron silang ekstrang silid na iyon ang pinaupahan sa amin. Nagalak sila nung makita nila kami magkapatid dahil sabi nila magiging masaya, maingay at espesyal ang bahay dahil may bata na sa kanilang tahanan. Kahit na ang upa ay talagang mababa ang presyo, malaking suliranin pa din ang maliit na kita ni nanay na palipat-lipat ng trabaho. Lahat ng pwede niyang mapagkakitaan ay ginagawa niya para lang masiguro na meron kaming matulugan sa gabi at alam niyang ligtas kami habang siya ay nagtatrabaho. Napakabait ng 2 mag-asawa sa aming magkapatid, lalong-lalo na ang ginang. Paminsan-minsan binibigyan niya kami ng candy, biskuit, tinapay, kung minsan ay ulam. Kaya kahit nasalat pa rin kami sa buhay, kaming mag-iina ay nanumbalik ang aming saya pero ito ay nagwakas nung ako ay nasa sekundarya. Sa kalagitnaan ng isang gabi, nagising ako dahil malakas ang pag-ungol ng nanay ko. Nung makita ko siya, namimilipit at paikot-ikot sa higaan dahil sa sakit. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Nung tinanong ko siya, hindi siya makapagsalita. Sinubukan ko siyang bigyan ng tubig pero hindi niya mainom. Ang panga niya ay naninigas na parang namanhid. Mataas ang lagnat. Ito pala ay sintomas ng tetano. Agad ko siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Doon sinabi sa amin ng doktor na siya ay natetano. Meron siyang hiwa mula sa isang matalim na may kalawang at ito ay na-impeksyon. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin sa pag-aakala niya na simpleng hiwa lang ito at gagaling din ito. Pero matagal na itong sugat at sa tagal ng panahon, lumala ang impeksyon at iyon ang kanyang ikinamatay. Nung yumao ang aming ina, hindi ko alam kung saan kami pupuluting magkapatid. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Hindi ako makatulog dahil hindi ko alam kung paano kaming 2 mabubuhay. Hindi namin kayang bayaran ang upa.
Nung matapos ang libing, kinausap ako ng ginang na may-ari ng tinutuluyan namin. Nauna akong nagsalita at gustong makiusap na kung maari ay tumira pa din kami doon at gagawin ko ang aking makakaya para makabayad ng upa. Dire-diretso akong nagsalita at kumbinsihin siyang hindi kami paalisin. Pinakita ko din sa kanya ang mga larawang iginuhit ko at sinabing maari akong kumita sa pagguhit at makatulong itong makakuha ako ng trabaho habang tinatapos ko ang aking pag-aaral sa sekundarya. Nang matapos akong magsalita, hinawakan lang ng landlady ang kamay ko at may nilagay sa palad ko. Gusto kong ibigay itong 200 pambili nyo ng pagkain yung magkapatid. At hindi mo na kailangan mag-alala dahil pwede kayong manatili ng kapatid mo. Hindi mo din kailangan magbayad ng upa. At mula ngayon, pwede nyo kaming saluhang mag-asawa na kumain. Dadalawa lang kami sa bahay. At kailangan niyong kumain para lumaki kayong malakas at hindi magkasakit, sabi sa akin ng ginang. Labis akong nagpapasalamat sa kanya habang ang luha ko ay patuloy na umaago sa aking pisngi. Tinapik niya ang aking balikat para ako ay pakalmahin at naramdaman ko ang sinseridad ng kasera sa aming magkapatid. Bagamat sinabi sa akin ng kasera na hindi ko kailangan maghanap ng trabaho para magbayad ng upa, pero ako ay nahihiya. Lalo na doon pa kami kumakain, kaya naghanap ako kaagad ng mapapasukan. Ang aking kapatid na babae ay tumutulong sa paglalaba tuwing Linggo sa bahay ng kasera. At tuwing pagtapos sa eskwelahan, siya ay nakahanap ng part-time bilang tendera ng panaderya malapit sa aming paaralan. Ako naman, nakahanap ng trabaho bilang assistant sa shop ng isang nagpipintura ng mga bus. At uso noon ang pagandahan ng disenyong sining sa mga jeepney. Kumbaga, mas makulay na disenyo, mas cool tingnan na nakakaakit ng pasahero. At dahil magaling akong gumuhit, isa ako sa mga nagdidisenyo ayon sa kagustuhan ng kliyente. Tumutulong din ako sa bahay ng mag-asawa kung may kailangan ikumpuni o ayusin sa kanilang bahay, tulad ng pagpipintura, pagpapalit ng bumbilya at iba pa. Sa pinagsamang kita naming magkapatid, nagbibigay kami ng pera sa ginang dahil gusto naming magbayad ng renta. Nung makatapos na ako ng sekundarya, full-time na akong nagtatrabaho bilang pintor. Dito, nakakapagbayad na kami ng upa sa itinakdang panahon. Ngunit batid ko ang kinikita ko ay sapat lang para kami ay mabuhay at wala kaming maiipon, lalo na sa probinsya wala naman masyadong kita. Kaya naisip ko na kailangan namin ng kapatid ko na lumuwas ng Maynila para sumubok at bumuo ng aming kinabukasan. Sinabi ko ang plano namin sa mag-asawa. Nalungkot sila pero hindi nila kami pinigilan dahil gusto din nila ang magandang buhay para sa amin. At nung nakatapos ang aking kapatid na babae sa sekundarya, iyon na ang tamang panahon para kami ay lumuwas. Kami ay nagpaalam at lahat kami ay nalungkot. Bit-bit ang dalawang bag na gamit naming magkapatid, nagtungo kami sa estasyon ng bus paluwas ng Maynila. Nag-iintay kami ng sasakyan nang marinig namin ang boses ng landlady at may inabot na plastic bag. Heto, bigay ko sa inyo. Kakailanganin nyo ito sa Maynila. Alam kong hindi ito sapat, pero alam kong makakatulong ito. Mag-iingat kayo. Sinabi niya sa amin na parang nanginginig dahil pinipigilan niyang umiyak. Tiningnan ko ang laman ng plastic bag. Ang laman ay pera. Ang perang iyon ay ang binayad namin sa renta. Nabigla ako at bigla kong ibinalik sa kanya. Pero sabi niya itinabi niya iyon dahil hindi naman nila kailangan ng asawa niya. Dagdag din niya na para na niya kaming mga anak. Ipangako niyo sa akin na maging matagumpay at magpakayaman kayo sa Maynila. Ipagdadasal ko kayo palagi. Mag-iingat kayo mga anak. Wika niya sabay ngumiti. At hinaplos niya ang aming mga pisngi at naramdaman ko ang mainit na pagmamahal muli ng isang ina. Niyakap namin siya ng kapatid ko at kami ay umalis ng may luha sa aming mga mata nung nagpaalam kami sa ginang. Habang lula ng bus papuntang Maynila na nakatingin sa bintana, naisip ko na ang swerte naming magkapatid sa mag-asawa na tila binigyan kami ng anghel para malampasan ang mga pagsubok na dinaanan namin sa buhay. Sisikapin naming magsikap na magkapatid at kapag kami ay matagumpay, dadalawin namin muli ang mag-asawang kumupkop sa amin. Nung nakarating kami sa Maynila, talagang ibang-iba ito sa aming probinsya. Malaki, madaming sasakyan,
abala ang mga tao at mayroon ding traffic. Umupa kami ng pinakamurang kwarto para sa aming matutuluyan at makalipas ang ilang linggo, natanggap ako sa paggawaan ng jeepney na nagpipintura at nagdidisenyo ng magandang larawan para sa kanilang mga jeepney. Ang kapatid kong babae naman natanggap bilang waitress sa isang malaking kainan. Mula nung naulila kami sa mga magulang, maaga kaming natuto na maging masinop sa pera. Kaya naman nung lumuwas kami ng Maynila, dinoble pa namin ang pagiging matipid. Lahat ng paraan para makatipid, gaya ng sa pagkain, sa mga gamit at ultimo pamasahe para makatipid ay ginawa naming dalawa. At hindi naman nasayang ang aming pagtsatsaga dahil nagbunga ang aming pagsisikap. Sa loob ng 2 taon sa aking taglay na talento sa sining, madami akong mga naging kliyente na magpintura ng kanilang mga jeepney. Sa sobrang dami ko ng mga kliyente, tinulungan na ako ng aking kapatid. Kaming dalawa ay nagsosyo sa negosyong ito. Siya ang tagakuha ng impormasyon, gustong disenyo at naghahawak ng aming kita. Hanggang sa natuklasan ko ang tattoo artist. Dinala ko din ang talento ko sa pagtattoo at dito mas malaki ang aming kita. At ito ang aming pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa nakapagbukas kami ng maliit na tattoo shop at makalipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng ilan pang empleyado. Nagsimula nang umusbong ito, lalo na nung nagkaroon kami ng kliyente na isang artista at mula dito, dumami ang aming rekomendasyon. Pero hindi pa din nawawala ang hilig kong magpintura sa mga jeepney at ginagawa ko ito paminsan-minsan. Maraming taon na ang lumipas. Dito naranasan naming magkapatid na makakain sa restawran, nakanood ng sine at nakakuha kami ng lupa na hinati namin sa dalawa at nagpatayo ng 2 bahay para kaming dalawa ay magkapit bahay. Sa pagkakataong ito, pareho na kaming may sariling pamilya, kinasal at may mga anak, maligaya at mapayapa ang aming mga taong lumipas. Hanggang sa isang umaga, ako ay nagninilay-nilay habang umiinom ng kape. Bigla kong naalala ang aming probinsya. Matagal na panahon na hindi kami nakakauwi at naalala ko din ang mabait na mag-asawa. Kung kamusta na sila, dahil hindi namin napagpatuloy ang aming ugnayan mula noong lumuwas kami ng Maynila. Hindi namin matatamasa ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa kanilang tulong. Gusto kong magpaabot ng pasasalamat sa kanila. Nabanggit ko ito sa aking kapatid at nasabi niya na naisip din niya ang aming probinsya at ang mag-asawa. Kaya nagplano kami na magbakasyon kasama ang aming buong pamilya, ang aming mga asawa at mga anak. Tumuloy kami ng panahon ng tag-init. Bumalik kami sa probinsya at nag-check-in sa isang budget hotel. Nung kinabukasan, nagtungo kami sa bahay ng mag-asawa. Ganoon pa din, walang nagbago. Ngunit nung kumatok kami, ibang tao na hindi namin kilala ang nagbukas ng pintuan. Ayon sa taong iyon, lumipat na daw ang dating taong nakatira doon pero hindi nila alam kung saan ito lumipat. Kaya naman nagtingin-tingin kami at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay baka sakaling alam nila kung saan lumipat ang mag-asawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na ang ginang ay madalas nakikita sa may palengke. Nagpunta kaming magkapatid at doon nakita namin ang ginang at nung papalapit na kami, may napansin kaming kakaiba. Ang kanyang damit ay may butas, madumi at hindi magkapareho ang tsinelas. Bigla kaming napahinto, tinitingnan ng maigi at sigurado kaming siya nga ang ginang. Kaya imbes na magpakita sa kanya noong mga sandaling iyon, sinundan namin siya. Habang papalapit na siya sa kanyang bahay, maliit at sa may dulo ng makitid na daan at doon namin nakita ang kanyang barong-barong. Nakakadurog ng puso na ganoon ang kanyang sitwasyon. Kumatok ako sa pintuang hindi nakasara at nung siya ay lumabas, hindi niya kaagad kami nakilala. At nung nagpakilala kami, biglang laki ng kanyang mga mata at niyakap niya kami ng mahigpit. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay na gawa sa pinaghalong kawayan at plywood. May mga butas din at inalok niya kami kung gusto naming uminom ng tubig. Nung nakaupo na kami, ikinuwento niya sa amin ang nangyari. Madaming taon na ang lumipas mula noong pumanaw ang kanyang asawa. At dahil walang mga anak, naging malungkot siya at nagkaroon ng sakit na naging dahilan upang madaling naubos ang kanyang pera. Hanggang sa ibinenta din ang bahay at lupa para iyon ang gamitin pampagamot. Ngunit maging ang perang napagbentahan ay madali ding naubos. Matanda na din siya,
hindi na siya nakapaghanap ng trabaho. Hindi niya mapigilan na maluha habang siya ay nagkukwento sa aming magkapatid. Dito ko din napansin na hindi siya nakatingin sa amin ng diretso. At nung inilawan ko ang kanyang mga mata, napagtanto ko na siya ay may katarata. Wala nang pag-aalangan, alam ko ang dapat naming gawin. Nung gabing iyon, inimpakin namin ang kanyang gamit na kasya sa isang bag dahil wala siyang masyadong kagamitan. Dinala namin siya sa hotel at ipinakilala sa aming mga asawa at mga anak. Kinabukasan, naganap kami ng bahay na pwede niyang matirhan. Na ilang beses na tinanggihan ng ginang ang aming alok pero hindi kami nagpatinag dahil sabi ko, hindi pa ito mapapantayan sa pagkupkup niya sa aming magkapatid. Salamat mga anak, pero huwag na kayong mag-abala, hindi na ito kailangan. Sabi niya sa amin na may malambing na boses. At bigla akong may naisip na mas magandang ideya. Imbes na umupa ng bahay dito sa probinsya at siya lang mag-isa ang tumira, kakailanganin niya ng mag-aalaga sa kanya. Kaya iminungkahi ko na siya ay sumama sa amin sa Maynila at tumira kasama naming magkapatid. Alam niyo po, bakit pa tayo magrerenta ng bahay? Ang mas maganda, sumama po kayo sa amin sa Maynila at magmula po ngayon sa amin na po kayo titira, mungkahi ko. Bago kami lumuwas ng Maynila, namasyal kami sa mga sikat na lugar sa amin. At nung nakabalik kami sa lungsod, agad kaming nagtungo sa doktor para ipatingin ang kanyang katarata. At siya ay inoperahan at gumaling. Dito nakita niya ang aming tattoo shop at ang mga iba't ibang disenyo na iginuhit ko sa mga jeepney. Nakatira siya sa aking bahay at ang kanyang kwarto ay nasa unang palapag na merong sariling banyo para hindi na siya lalabas ng kwarto at maglalakad sa tuwing gabi kapag kailangan niyang gamitin ito. Nakakataba ng puso na makita siyang nakangiti at naging malapit din siya sa aming mga anak na ang tawag sa kanya ay Lola. Sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, ito ay sumisimbolo na kaming dalawang magkapatid ay naririto ngayon dahil sinagip niya kami sa pamamagitan ng kabutihan, mainit na pagmamahal at kagandahang loob. Palagi siyang nagpapasalamat sa ginawa namin. Pero bago pa man siya matapos sa kanyang sasabihin, sasagot na ako na, nagkakamali po kayo. Habang buhay po kaming magpapasalamat sa inyo dahil sa pag-asa at pagiging pangalawang ina sa aming magkapatid. Marami pong salamat, Nanay Linda. Sabay hahaplusin niya ang aking pisngi at ako naman ay hahalikan ang kanyang kamay. Ang istoryang ito ay gusto kong ihandog kay Nanay Linda na nakasama at nakapiling namin ng 8 taon. Isang huwaran, may busilak na puso, mabuting tao, at higit sa lahat, mapagmahal na ina. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!